Welcome to my podcast. My name is PJ Andy Porda at samahan niyo ako and let's talk about life and how to get through it. This is my podcast, Paano Nga Ba? And today, we are going to talk about paano nga ba mag-move on kapag na-friend zone. Today, pag-uusapan natin ang isa na namang popular term in today's popular culture, ang friend zone. According to Wikipedia, friend zone or friend zone is a term used for the situation in which one person in a mutual friendship wishes to enter into a romantic relationship with the other person while the other does not. Ito daw yung metamorphical place where people end up when someone they are interested in only wants to be friends. Ouch! Meron ba kayong kakilala or kaibigan na nangyari sa hangilayan? Or baka ikaw din napunta na sa ganitong sitwasyon? Yes, the friend zone is very real and getting out of it or moving on can be one of the most difficult experiences you might ever have in a relationship. Mas masakit pa nga daw ang ma-friend zone kaysa ma-busted. Kapag na-busted ka ng nililigawan mo kasi, most of the time, di mo na siya makikita or di ka na magpapakita pa at makikipag-usap pa ulit sa kanya. Pero kapag na-friend zone ka, you will still be in a relationship with that person. A relationship na hindi hihigit sa gusto mo sanang mangyari sa inyong dalawa. A relationship no more than just friendship. Ito yung isa sa pinakamasasakit na salitang maririnig mo. Kahit pa gaano pa ito ikubli ng mga mabubulaklak at malumanay na pananalita. It begins with, "It's not you, it's me." And then, the words, "But I think I just see us more as friends." Ouch! It is a form of rejection just like any other. Kahit pa gaano ito ka-mellow na sabihin sa'yo. It really hurts ang magmahal ng ganito, sabi nga sa kanta. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi makuha ng buo hanggang ganun. So paano nga ba mag-move on kapag na-friend zone? Para mas lalo nating maintindihan ano nga ba itong friend zone, let's put some examples paano napapadpad dito ang isang tao. Dito kasi nagsisimula ang lahat sa mga simpleng bagay tulad nito. Yung friend mong madalas mag-open up sa iyo ng mga problema niya. Mapatrabaho man yan, pamilya or love life. Naroon ka lagi for them to have a shoulder to cry on. At ikaw lagi ang tinatakbuhan para humingi ng advice. Yung friend mo na nagsasabi sa'yo na iba ka sa mga babae o lalaki na kilala nila. Kaya gustong gusto nila ang company mo. May kasama pa yung akbay at tapik sa shoulder mo. Or kaya naman may hug pa. Na talaga namang nagpapatunaw sa puso mo. Yung mga friends and families nyo na very comfortable na nakikita kayo, na laging magkasama. At madalas nasasabihan pa kayong, alam nyo, bagay kayong dalawa. Bakit ba kasi hindi na lang kayong dalawa? Na magpapaisip sa'yo at may kirot sa puso kapag naririnig mo yan. And then one day, one look and you know iba na. Malagkit na yung mga tingin mo sa kanya. Iba na yung nararamdaman mo para sa kaibigan mo. You know that being friends is great, but being friends isn't enough for you anymore, and you want more. Pero, hirap ka din umamin. Ayaw mong masira yung magandang pagtitinginan niyong dalawa bilang magkaibigan. Ayaw mong magbago yung pagtrato niya sa'yo kapag bigla mong inamin yung nararamdaman mo para sa kanya. Gusto mo lagi ka pa rin niyang tatakbuhan kapag may problema siya. Ikaw pa rin ang gusto mong lalapitan at tatawagan niya kahit anong oras pa man yan. Ito na, my friend. Dito na nag-i-start ang lahat. Welcome to the friend zone.
So, paano nga ba mag-move on kapag na-friend zone? Dahil sa hindi mo pagtatapat ng tunay mong nararamdaman, ikaw na rin agad mismo ang naglalagay sa sarili mo sa lugar kung saan ang feelings para sa isang friend ay di na susuklian. Ang malamig at mapait na lugar ng the friend zone. Mahirap naman talaga magtapat at umamin lalo at di ka sure sa nararamdaman ng iba. At syempre, sino ba naman ang may gustong ma-reject sila? At dahil nga friends kayo, mas matinding rejection pa ang mararamdaman mo. So ito, ilang giveaways, mga gestures na maaari mong bantayan para masukat mo bago ka umamin kung may same feelings din ba siya para sa'yo or talagang hanggang friends lang talaga kayo. Kung magyayaya ka ng lakad, mamamasyal, kakain sa labas, nood ng sine, punta sa park, kung ang lagi niyang hirit ay isama lagi ang barkada, isa yan sa mga sign na friends lang talaga ang tingin niya sa'yo. Yung mga bagay na pwede nyo namang gawin na kayong dalawa lang, tapos laging gusto niya barkada affair lagi. Malamang sa malamang hanggang barkada at friendship lang talaga ang kaya niyang i-offer sa'yo. Kung ang friend na gusto mo ay madalas kang kinutokso sa ibang barkada nyo or sa ibang tao kaya, yan, isa rin niyang sign na wala siyang special feelings para sa'yo. Kasi kapag gusto mo ang isang tao, diba, meron kang dapat sense of ownership and magseselos ka kung yung gusto mo itutukso sa iba. Eh kung siya mismo ang nagtutulak sa'yo para magkagusto sa iba, eh walay. Wala talagang siyang special feelings for you. Kung ang friend mo, ikaw lagi ang takbuhan at ihingahan ng problema niya, malamang sa malamang daw, eh friend lang talaga ang tingin niya sa'yo. Think about it. Kasi kung may gusto sa'yo ang isang tao, then there will be an element of mystery, diba? Hindi niya ibubulgar sa'yo lahat. Kasi mawawala yung element of excitement, diba? Kung sinasabi niya sa'yo every little thing, that means he or she isn't trying to impress you or cover things up. Kasi nga malamang sa malamang talagang tunay at tapat na kaibigan lang na hindi siya huhusgahan ang tingin niya sa'yo. Kung pamilyar na sa'yo yung family ng friend mo, yung halos feel at home na feel at home ka na, di lang sa bahay nila kundi sa lahat ng tao sa kanila, eh malamang friends lang talaga kayo. Kasi kung may special feelings siya para sa'yo, then having you meet his or her family would be considered a big deal. Pero, ano pa mang mga telltale signs ang nagsasabing na friend zone ka na nga, still the best way to get out or move on from the situation is to be honest and face that reality. So, paano nga ba mag-move on kapag na-friend zone? Walang pupuntahan kung patuloy mo lang sasarilinin ang nararamdaman mo. Ipagtapat mo man or hindi ang nararamdaman mo, friends pa rin kayo. Oo, masakit ang malaman ang katotohanan. Mapalalaki man or mapababae man. Maaapakan yung pride natin. It really hurts when our romantic desire is unreciprocated. We will wonder, ano nga bang mali sa atin? Understandable naman talaga yan. But if you are really a good friend, sasabihin mo lahat at wala kang itatago. At wala naman talagang ibang mas magandang way para makamove on or makapag-move on ka at makalaya ka sa sitwasyon na ito kung hindi ang pagpapakatotoo. Sabi nga sa Bible, the truth will set you free. Kapag ipinagtapat natin yung feelings natin, we have to be sincere and serious sa pakikipag-usap natin. Sabihin mo ng buong tapat lahat ng nilalaman ng puso mo. But avoid making your friend uncomfortable. Huwag sa text ha, messenger or Zoom kaya sabihin ng mga bagay na ito. Tell them face to face.
lalo sa mga kalalakihan, be the man. Maapakan man yung pride natin, yung ego natin, but you do at least still have your dignity kapag nagpakalalaki ka. Mean what you say, because the words that come out of your lips mean nothing if they do not come from the heart. And when you finally hear those words, but I think we are better off as friends. Friends pa rin naman kayo. Di man niya kaya ibalik or suklian yung pagmamahal mo romantically. Pero di rin naman niya gustong masaktan ka at mawala ka sa buhay niya. Try taking some time for yourself. Give your heart a time to read. Take the time to evaluate the situation based on reason and huwag masyadong magpadala sa ating emotions. Turn to your family and friends for comfort and don't blame yourself if it ruins the friendship. Better to be free than stuck in that dark and lonely friend zone forever. So, paano nga ba mag-move on kapag na-friend zone? If your friendship is built with a strong foundation, pareho nyo malalampasan ng stage na ito sa buhay nyo. By being honest to each other, mas mapagtitibay nito ang friendship nyo. And though you didn't gain a lover, at least you didn't lose a friend. So, continue to be a friend, a dear true friend, and time will heal all wounds. Mawawala din yan at darating ang panahon. Pareho nyo lang ding titingnan at babalikan ang yugtong ito sa inyong pagkakaibigan nang may mga ngiti sa inyong mga labi. To end this podcast, hihiramin natin yung quote ni Joe DiMango sa kanyang lab notes. Sabi niya, "Let us always remember that, in the end, it is not how much love we have received that would count, but how much love we have given and how much more we are willing to give, even without a promise of earning it back." Salamat for joining my podcast. I hope you learned something and I hope you enjoy listening to it. Let me know your thoughts and I hope to see you again in our next episode. So this is Paano Nga Ba with PJ Antiporta signing off and saying, God bless us all.